Hello everyone, today I am going to share a personal review about the Chele Okabango Urban. Okay. At the back, we have a seat belt. One, two, okay. Three. There is a pillow. Aircon band here. No, this is my jacket. Here. And the jacket, itaas natin yung upuan. So naka-fold siya ngayon. Yun? Oops. Let's hold. So now it's na-lock na. Natin yung height. So ngayon naka-taas siya ng ganyan. So i-level ko sa upuan siguro. So hilahin mo lang pababa. Then 5 seconds. Pindot nito. Okay. So, yan na yung height niya. Okay, so open. Pag in-open natin yan. No, don't go there. So, yan na yung height niya ngayon. Puno tayo sa gulong. So, liyan. So, anong meron dito? So, naka disc brake. Ang gulong niya ay 225-55R18. Okay. So, parehas lang ng sa unahan. So, naka-disc brake din. Okay. So, nasaan yung mga camera natin? So side mirror, meron siya dito ng isa. Okay. So, sa likod, meron din siya. Nasaan yun? Eto siya. So, yan yung camera sa likod. So, that. Okay. Okay. So camera sa driver's side, ito rin. Okay. Ilaw. And then it's a Ranger. No, it's a Okabango. So ito yung sa front camera niya. Okay. Mayroon siyang roof rack. Okay, so let's start the engine. So start stop button is here. Depress the brake and press start. Unahin muna natin yung kung ano yung makikita natin dito sa front panel ng Okabango. Okay, so reviewin natin yung screen kung anong meron dito. Menu. So, meron siyang music. Okay. Then, meron siyang phone. So, kailangan may connect yung phone through Bluetooth. But, meron siyang radio, which is yung AM/FM. Okay. Meron din siyang photo gallery. So, balikan natin yung radio off natin. Okay. Video. Okay, so meron ako ditong tatlong video na pinapanood lagi ng anak kong makulit, which is Moana. Actually, ang default nito is pag tumatakbo ka ng about 30 yata, ni-stop niya yung video mo. Sound na lang marinig mo for safety reason. And back. Go. So settings, so anong meron? So sa lamp settings, daytime running lamp, pwede mo enable, disable. Okay, then connection, Bluetooth, so on, kung gusto mo i-connect yung phone. Display, so brightness, sinet ko lang siya ng lahat para hindi ma-stress yung screen ng LCD. So team, pwede mo siyang on or off. Pag in-off mo siya, okay. So, meron siyang red, merong yellow, merong blue. Okay. Pwede mong i-limit yung viewing mo ng movie nung nag-drive ka. Okay, so sound.
equalizers standard. So, hindi ko na binago. Default lang. Balance attenuation. So, ito yun. So kung gusto mong palitan yung kulay ng sasakyan mo, I mean nung model ng sasakyan mo, meron ditong settings, then change color, pwede siyang rosewood, then map, pwede siyang white, okay. Okay, so yan yung ibang position ng camera. Sa likod. So, yan siya. Okay, so 3D. Pwede mo siyang ikutin. Okay. 2D. Okay. 2D. This, wow, and like this, wow. Another features, remote key or yung susi is wala sa driver. Ayun, nilayo ko na konti. Lalabas na warning sa screen. Sinasabi niya na unable to detect vehicle key. So yung A na yan, pag naka-light yan, ibig sabihin yung stop and start is naka-enable. Yan yung button na yan. So, kung gusto mong ayaw pagganain, disable, so, pindutin lamang. So, pag in-off, okay. So, naka-disable yung start and stop button function. Then, pagka-enable mo yan, so, lalabas yung kayo. Ibig sabihin, naka-on. Okay. Okay, yung Okabango or ilang airbag, so bilangin natin. Sa passenger side, isa. Then, meron din sa driver side, isa. Meron din dito. Tatlo na. Oops, meron din dito, apat. So, anim lahat yung airbag niya. Sa front, merong dalawa. Then, sa second row, mayroong dalawa din. Third row, between second row, mayroong dalawa. At ikabilaan, so may anim siyang. Let's turn on the aircon dito sa second row. So, I would say, it's now on. Nakaset siya ng low. So, set natin ng temp around, so, pindutin mo lang itong temp button. So, 23, I think it's okay. So, here, mayroon kang speed ng fan. Okay, it's now on. Masyari at malakas yung natin, sa bawal na natin. Okay, so ito yung control lang ng aircon dito sa second row. So, control naman ng upuan, so electronics na tayo. Forward, so ito yun. Okay, so then backward,
Okay. So kung gusto mong incline yung upuan, so ito yon. Okay, so gusto mong backward. Okay. Then, meron ka ding steel bolts dito. Normally ginagamit ko sa dashcam. Naka-leather ang Urban na Okabango. Open natin yung hood para sa engine. Ito yung engine ng Chelly Okabango. Yeah. 1.5 turbo hanggang 7th gear. Box, battery. So, yan yung tunog niya. Lagatik-lagatik. Ganyan ko, normal daw ito eh. Sabi ng mga ibang expert na ka dahil 3-cylinder eh. So, yan yung kanyang setup sa headlight. Naka daylight siya. LED. So check natin ang features ng remote key ng Chelly Okabango. Okay, so let's start with lock. Press lock. So let's go with unlock. Okay, so nag-unlock na siya. So ngayon, subukan natin ang unlock ng mga window. So now, let's open the window through remote. All four windows are now open. Think if you are going to lock or the window, so long press for the lock button of the remote. Okay, open the trunks like this, 2 to 5 seconds, then it will open. Close the trunks. Okay, ngayon subukan naman natin i-start yung engine. Open, then close. So oh, engine start. Did you hear that? So now engine is turned on. So if we're going to turn off, so pwede rin through remote then. So long press lang. Long press. Sana. Long press lang ito. So the engine is running, so we are going to turn it off. So just long press this button here. So now it's turned off. Okay. Then sa steering wheel tayo, anong meron dito? So meron ditong menu para doon sa screen. So punta ko ng menu. Okay, kita mo yung range, 327 km pa. So journey time, average speed is 4, pressure ng gulong 35 36. Okay, energy recovery is 0, alarm list. So oh, may nagbukas ng pinto. Then let's go to the menu. Menu setup. So vehicle. So meron tayong EPS mode, switch, overspeed, volume, service remaining, then return.
then trip, computer. So pwede mo i-reset trip meter, single fuel, average fuel, instant fuel, range, journey time, average speed, TPMS, energy recovery, and return. Time, okay, so pwede mong i-set yung time. Just a clock. And unit. Unit it means ito yung mga unit ng temperature, for example, unit ng pressure, mileage, either kilometer or miles. So average fuel, wow, naka 12 pa lang ako ngayon. 11 lang ako nakaraan. Nang headlight mo, ito yon. So pagka pinihit mo siya pababa, so pababa rin yung posisyon ng ilaw. Pag pinihit mo siya pataas, pataas din yung posisyon ng ilaw. Mayroon ditong mga manual controls para sa air condition, depogging. Okay, so gusto mong i-on yung aircon, so ito yun, para sa aircon. Okay, so I turn the aircon on, shifter. So ito yung shifter natin. So ang position natin ngayon ay naka-park. Hindi mo siya mapapatakbo kapag wala kang seat belt. So ayun, nakita mo. So paano ba yung manual? Depress mo lang pa kaliwa. Ito mo. Turn shift lever. Ano pang meron dito? So meron ditong A, which is the auto hold. Pag binrush ko yung A, pag hindi ka nakapasin seat belt, so hindi niya tatanggapin. So anong meron dito sa drive mode? So meron tayong eco, kulay dilaw, comfort mode. Next is yung sport mode. So magkukulay red siya. Okay? So pag tinagal mo siya, next, babalik na siya ng eco mode. So saan ba siya ginagamit? Normally ginagamit ko yung eco mode ay sa mga ma-traffic. Then combination ng A para doon sa auto hold. Saan ba ginagamit yung long ride? Lalo na sa pag nag-overtake. Yun yung sport mode, ginagamit ko rin to. Mas malimit kong ginagamit to kaysa sa ano, sa comfort. Mas gusto ko sport agad. Kasi nandoon na yung power. Hindi ka na mabibitin. So ang technique, dapat bitawan mo muna yung gas mode at saka mo i-turn yung drive mode kung saan mo gusto. So, meron ditong hill assist. Then, yung 360 camera. So, ito yon.
thank you for watching.